got back from Canada. Bye-bye. Thank you so much, guys. Hi, Kathy. Extreme Bahay. Sorry, wala kayo dito ngayon. But, andito naman mostly ng admins. I miss you guys. I hope you're doing well. And... Welcome back, mga kaldab. Siguro naman po napanood nyo itong balita sa 24 oras na kung saan nga po, kumbaga, mga 3 weeks nga po raw mawawala si Richard Fulkerson at pupunta nga po raw ito ng Canada. At syempre, balikan natin ito. Nakakatuwa po. No? Pasensya na po sa mga Aldab Nation na ayaw po makita itong ina-update natin patungkol nga po kay Catherine. Pero ang ganda naman po eh. Kasi nga po, 3 weeks na mawawala si Alden Richards. Biruin nyo, 3 weeks mga ka-Aldab. Ganun po katagal mga ka-Aldab. Di po ba? Kaya po affected sila kapag ako nagbibigay ng update. Binagawan ko lang daw po ng issue. Okay lang. Kasi alam naman po natin na ano man po yung sabihin nila, ano man po yung gawin nila, Aldab pa rin po malakas. Aldab pa rin po ang masasabi natin na talagang pinag-uusapan at pinagpiepestahan. Bago tayo pumunta sa ating main topic, pag-usapan po muna natin. May isang post po ang Aldab Nation na kung saan binati nga po ni Alden ang Aldab. At nag-post naman si Mengay na mula noon hanggang ngayon. Aba, galit na galit po yung mga Armin at mga Alden fanatics. Ito po yung may mga blue hearts na Alden fanatics. Ito po yung may mga hidden desire kay Richard Fulkerson. Ayaw na ayaw niyang malilink si Alden sa mga babae. Lalo na nga po dito kay Katrina, talagang sila rin po yung nag-react sa Bukaka Queen, kung saan pinost talaga nila, pinagmalaki nila, talagang sila po yung nandudurog ngayon kay Catherine. Ito po yung mga blue hearts na Alden fanatics. Membro po ito ni Nate Gonzaga. At kung saan din natin alam, baka siya po yung mga nasa likod na mga pambabash kay Catherine na mga Alden fanatics. Hindi po ba? Post po ni Alden yun eh. Hindi naman namin inedit yun eh. Hindi po ba? At sabi ko nga po sa inyo, malaki po ang respeto at paggalang ni Alden Richards sa Aldab Nation. Balita ko nga po eh, dapat pupunta si Alden Richards sa anniversary ng Aldab Nation. Sobrang busy lang po siya. At alam din naman ng ADN yun na hindi talaga makakarating si Alden. Hindi po ba? Marami kasing ano eh. Kumbaga sobra talaga yung schedule ni Alden, di po ba? Sa concert, sa pagpunta sa Canada, wala na po talaga. Kaya nga po yung mga photoshoot niya sa Vivo, sa Cebuana, talagang, kumbaga, nasa dulo ng dila natin. Ibig kong sabihin, talagang pinupush mga ka-Aldab. Talagang sabi ko nga po sa inyo, ako, masaya po ako sa mga nakikita natin. Masaya po ako sa mga nakakalap nating impormasyon. Especially sa mga taong, alam nyo na, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo ako, kapag ka nagbibigay tayo ng mga kaganapan, update, may kita nyo naman po eh. Mababasa nila. Hindi ko nga alam mga ka-Aldab kung bakit ako yung binabanatan. Ba't hindi nila banatan yung mga nagpo-post sa social media? Bakit hindi nila banatan yung mga taong nagpapakalat na mga issue na yon? Di po ba? O ayaw lang po talaga nila ng mga ibabalita ko pa. Kasi nga po, malaki yung account natin eh. Marami ding viewers ang tumitingin. Marami mga netizen ang nakakita. Kaya sabi ko sa inyo, nagugulat na lang tayo sa mga kumakalat sa mga issue. Di po ba? Pero okay lang. Kasi hindi naman po tayo yung tipo na ano lang ng ano, ganito, ganyan. Di po ba? Tayo po yung tipo kung ano yung nababasa natin, napapakinggan. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Pero bago tayo pumunta sa issue, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Balikan natin to kay Alden.
Dito, mapapansin nyo, wala po siyang sinabi patungkol kay Catherine. Hindi niya binanggit ang Kat din. Kumbaga, ang pasyal na pupuntahan ni Alden ay food trip lang. Di po ba? At 3 weeks po siyang mawawala. Oh. At wala naman pong ibang issue na binanggit si Alden Richards. At dito nakakalungkot sa Kat din. Oh. Binati ni Catherine yung mga admin ng fans niya. Pero bakit hindi niya pinansin ang Katin? Kawawa naman po yung effort o gumawa ng effort na nagpa-print, gumawa ng cap para lang po sa kanila ni Alden Richards. Kahit sabihin na nila na hindi, bago lang naman kasi yung Katin eh. Kumbaga kaya hindi masyado binabati ni Catherine. Common sense na lang po. Mapabago, matagal na. Dapat babatiin talaga ni Catherine yan. Para po, para ano lang, yung tipong pampagaang lang ng loob sa mga Catden fans. Uy, binati tayo. Hindi po ba? Yung tipong may pagmamalaki sila na, hindi, binati naman kami ni Catherine. Eh. Wala eh. Hindi niya binigyan man lang ng konting effort. Hindi man lang niya binati. Uy, sa mga Catden fans din dyan, baka magtampo kayo. Hindi po ba? Pero wala eh. Wala po talagang reaksyon. Wala po talagang... Although sabihin natin, hindi, wala naman yung fans ng Katde. Wala namang Katden fans na pumunta dyan. Hindi po ba? Sabi nga ni Catherine, andito naman daw yung mga admin. Oh, biruin mo, nag-effort ka pa. Mengay, sasabihin ng mga Alden, ng mga Armin at main fanatics, hindi, nagbabakasyon, masama pakiramdam, etc. etc. Andito lang siya. Kumbaga, tapos magpo-post ng video na naispatan si Mengay sa, kumbaga, ibang bansa, sa Singapore. Yan naman ang malimit, Singapore, Japan, kuba, Hong Kong. Ngayon yung pinaka... nagagawa nila ng edit. Di po ba? Yung birthday nga ni Jella Tide. Hindi nga po pinost ni Mengay. Di po ba? Sinabi nila nandun daw si Mengay. Pero wala naman pong pagbati. Walang video. Nakakatuwa naman po. Di po ba? Yung pipilit po kasi nila, yung tipong wala naman talaga. At hindi naman po pwede. Di po ba? Tapos yung issue sa baog. Ang dami-dami pong issue. Pero kita nyo naman po, tahimik lang si Main. Wala siyang post. Wala siyang update. Yun lang po, masaya na po Aldab Nation. Kahit pa paano, hindi kami sinasaktan. Ang malupit lang po talaga rito, etong kay Catherine. Di po ba? Nabinati ang, kumbaga, ang mga fans niya. Maliban lang sa Kat din, di po ba? Kaya nga po, ito yung pinagduduldulan ko. Bakit hindi kayo na-mention? Di po ba? Bakit hindi man lang kayo binigyan ng konting halaga? Samantalang, yung magpa-print ka at maggumawa ka ng cup, eh matrabaho yan. Di po ba? Isi-setup mo yan, magpapagawa ka ng ganito, pipikapin mo yan, i-order mo yan, tapos pagdating dun, dala-dala mo, ipamimigay mo, tapos hindi ka bibigyan ng effort. Di po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw sa mga bagay na ganyan. Di po ba? Basta ako, tuloy lang yung update natin.
walang iwanan, di po ba? Aldab pa rin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.